Napakainam na may kasama ka na matuwid. Sapagkat yung blessing na pumupunta sa kanya, naaambun-ambunan ka rin. Pero kung ang kasama mo naman ay masama ang mga kaparusahan na dumarating sa kanya, maaari ka rin maramay. Meron pong ganyang kasaysayan sa Biblia. Noong ang mga Israelites masyadong matigas ang ulo nila laban kay Moses at may mga nangunguna pa sa kanila, nag-uudyok na maging disrespectful, disobedient to Moses, merong naganap na paghuhusga sa kanila at yung mga dumasama dito sa mali na damay at yung nasa side ng tama na ligtas. Sa Genesis 18:23-26, ano po ang nangyari naman sa istorya naman itong si Abraham? Kung ang mga taga-Israelite ay napagalitan dahil sa kanilang hindi pagsunod kay Moses, ano naman ang nangyari sa mga taga-Sodom? Ang Panginoong Diyos po ay nagkatawang tao at may kasama siyang dalawa na anghel at siya ay pupunta sa Sodom upang siyasatin ang mga kasamaang tungkol sa siyudad na ito. At naramdaman ni Abraham na merong mangyayaring hindi maganda sa Sodom at siya ay nakipag-usap sa Panginoon. Tulad din kung paano nakikipag-usap si Moses sa Diyos on behalf of many people, ganun din ang ginawa ni Abraham sa Genesis 18:23-26. Then Abraham approached him and said, "Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you, will not the judge of all the earth do right?" The Lord said, "If I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake." So natiyak na po nitong si Abraham na merong mangyayaring kalamidad sa Sodom. May mga kamag-anak siya doon, may pamangkin siya doon. At marahil dahil sa kanya na rin talagang likas na kabutihang loob, siya ay nakiusap sa Diyos alang-alang sa lungsod ng Sodom. Sabi niya, kung meron pong 50 man lang na makita kayo na mabuti, paparosahan niyo pa rin ba ang buong lungsod? At sabi ng Panginoon, "O bueno, kung makakita tayo ng 50, sige, hindi na natin huhusgahan at hindi na natin pauulanan ng apoy, hindi na natin wawasakin ang buong lungsod." Nakipagtawaran pa si Abraham dahil naisip niya baka walang 50 ang mabuti sa buong lungsod. So 50, tumawad, bumaba, naging 40. Doon sa 40, naging 30. Yung 30, naging 20. Pero sabi, meron kayang 20 na righteous sa city? Hanggang naging 10 na lang ang tawad. So Genesis 18:32, then he said, "May the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there?" He answered, "For the sake of the 10, I will not destroy it." Nakita niyo po ang napakalaking pagpapala kung tayo may kasama malang na 10 banal. Ang isang buong lungsod ay hindi nawawasakin pa, pero alam niyo ang istorya, walang nakitang 10, kulang. Kaya umulan pa rin ang asupre, nat apoy, at natupok ang buong lungsod na ito. But what I want to draw attention to is the fact that Abraham, because he was considered by God as a righteous man by faith, was on the side of the Sodomites, so to speak. And because of that, the Sodomites had an ally in him and they had a great opportunity to be spared from calamity. Kaya lang, dapat siguro ang itinawad kung isang righteous na lang. Pero kulang eh. Meron pa rin pong isang parallel story. Merong isang binigay ang Panginoon na kasaysayan na yung mga mabubuting mga halaman ay tinubuan ng mga masasama na damo sa paligid. At nung makita yon ng mga lingkod nung may-ari ng bukid, sa Matthew 13:28-29, the servants ask him, "Do you want us to go and pull them up?" Meaning the weeds. "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them." So, sabi na ng mga hardinero, bubunutin na po ba namin ang mga masasamang damo? Sabi ng Panginoon, huwag. Magkakatabi ang mga ugat, baka magkabuhol pa. Sa pagkabunot ninyo ng masasamang damo, baka maapektuhan ang ugat ng mabubuting damo. Huwag na lang, saka na natin aasikasuhin ang ganyang mga bagay. Well, it pays to be righteous, it also pays to be among the righteous, very especially on the side of those who are righteous. Ang topic natin, the blessings of being with
the righteous. Our God, we pray that you may be our speaker. Sa amin pong tinunghayan ang mga examples, mga masasamang damong dinabunot dahil may katabing mabuting halaman, mga taga-Sodom na sana'y di man lamang sila na parusahan kung meron man lang silang kasamang mga banal at matuwid. Ituro mo po sa amin, Panginoon, ngayon ang puso ng mensahe. Nais namin po kayo ang mangusap, turuan niyo po kami, makinig kami na inyong salita. Kung meron pong sagabal para kami ay lubos niyong mapagpala, iwinawaksin namin ito. Kung meron kami mga inaalala, worries, concerns, if there's any physical discomfort or pain, any emotional difficulty, all this, we surrender at your feet. We ask you, Lord, to speak to us. At nawa kailang madilig namin, magbigay kami ng undivided attention to you and to your word. And may your words be medicine for us, be food, be shelter, be protection. Turuan niyo po kami, Panginoon. Mangusap po kayo. We reject all lies and falsehood, and in the name of Jesus, we ask for protection for this assembly, that you may deliver us from evil men and from evil spirits. Speak, Father, we ask you, as we continue to ask you, Lord, to cleanse our hearts, continue to purify us from our sins. May your words be our strength. In Jesus' mighty name we pray. The blessings of being with the righteous. Ano nga bang pagpapala kung kasama natin, kabarkada natin, kasalamuhan natin ay mga matuwid? Unang-una, being exposed to life-giving wisdom. Receiving precious wisdom. Siyempre, pagka ang mga kasama mo ay matuwid, ang nadidinig mo sa kanila ay matuwid, makatuwiran, banal, makapangyarihan, you benefit. Proverbs 10:11, the mouth of the righteous is a fountain of life. But violence overwhelms the mouth of the wicked. Pag nagsasalita ang mga righteous people, buhay ang lumalabas sa kanilang bibig. Ikinabubuhay natin. Pag nakain natin ang kanilang salita, lumalakas tayo, nagiging tama, nagiging maliwanag ang pag-iisip, nagiging matuwid ang ating landas. Subalit, pag ang ating kinakasalamuha at pinapakinggan na may masasama, nagigidaw tayo ring mga mapupusok. Violence overwhelms the mouth of the wicked. Therefore, those who listen to the wicked will become violent. Kaya napakahalaga pinipili ang kasama. Proverbs 10:20-21, the tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. The lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of judgment. So mahalagang mahalaga, matanggap natin yung blessing na yon. Mga kapatid, sino bang mga kasama nyo lagi? Sino ang ating makausap? Sino ang mga textmates natin? Sino ang mga kausap natin sa telepono? Sino ang mga kasulatan natin ng email? Sino ang lagi nating pinapakinggan? We must be blessed by being with the righteous. Yun lamang may matuwid na taong nandyan, napakalaking pagpapala na sapagkat siya dahil matuwid, pwedeng daanan ng pagpapala ng Diyos patungo sa atin. Another blessing of being with the righteous is being blessed as a group or with a group. Tulad ng halimbawa, dapat nangyari sa Sodom, kung meron man lang 10 matuwid, mabe-bless na yung buong lungsod. Katulad na lamang ng masasamang damo, sapagkat ang kasalamuhan nila, mabubuting damo, hindi tuloy sila binunot agad. Napagpala na rin sila. At kung pinapakain yung mabubuting halaman, napapakain na rin sila. Pag nadidilig ang mabubuting halaman, sila man ay nabibigyan na rin ng tubig. Napakaraming pagpapala kung tayo'y nakikigrupo sa mga mabubuti. Proverbs 3:33, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Ano daw ang nado sa buong sambahayan ng mga masasama? Sumpa! Isipin ninyo na kahit medyo mabuti-buti kayo, kung yung kasama nyo sa bahay puro mga masasama, edi yung sumpa sa kanila, nadamay na rin kayo. Pero, He blesses the home of the righteous. So, lalot-lalot kung kayo yung head of the family and you are righteous, what will happen to people who belong to your family and to your household? Pati sila na be-bless. Nakikita ninyo, pati mga tauhan, mga katulong, mga empleyado sa bahay ng isang taong pinagpapala ng Diyos, mas masarap pa ang kinakain nun kesa dun sa mga ibang member ng family na ang head ay hindi pinagpapala ng Diyos, gutom ang inaabot nila. Pero kung ikaw ay napasama sa isang taong matuwid at pinagpapala ng Diyos, kaya ikaw ay anak, kaya ikaw ay empleyado, kaya ikaw ay nandun sa kanyang kinukupkop, pati ikaw na be-bless.
Kaya kung tayo po ay nasa piling ng isang pinagpala, nasa piling tayo ng isang taong matuwid, nasa piling tayo ng mga taong alam natin pinagpapala ng Diyos, yun pa lang, blessing na. Napakasarap na kasalamuhan natin ang mga kinalulugdan ng Diyos. Kung sakasakaling naka-schedule na pa ng lumaglag ang eroplanong ito dahil may sumakay na kinalulugdan ng Diyos, makakarating pa muna to sa airport. Ngayon, kung bumababa na yung kinakalugdan, lilipad pa ulit, kasama ka pa, abay, nanganganib ka na noon. The blessing of being with the righteous. For the sake of the righteous, God does many wonderful things. Ganun na lang ang pabor niya na ibinibigay. Proverbs 11:10, when the righteous prosper, the city rejoices. When the wicked perish, there are shouts of joy. So, pati buong lungsod natutuwa kung mayroong mga mabubuting tao doon na sila ay umaasenso, nagkakaroon sila ng mga kabuhayan, kasi ang lahat na bibiyayaan. Kanino ibibigay ng Diyos ang pagpapala? Ay doon sa righteous, doon sa mapagbigay, doon sa mapag-share. Kasi marami nagkakaroon. Proverbs 12:7, wicked men are overthrown and are no more, but the house of the righteous stands firm. Yan ang concern po ng maraming mga magulang, mga ama, mga ina, isa't mga ate at kuya. Gusto natin mabigyan ng security ang ating mga anak, ang ating mga nakababata, mga kapatid, ang mga taong nasasakupan natin. But what better thing is there to do in providing security for your loved ones than in being righteous? Because when you are righteous, the Lord blesses your house. The Lord blesses your household. You want security for your family? There's one thing you should do. Be righteous. Sa pagkakamali ng iba, sa kagustuhan nila na mabigyan ng financial security, kuminsan ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa, pamilya, they become corrupt. Nagnanakaw sila sa kanilang mga kumpanya, nagnanakaw sila sa kanilang mga kapwa-tao, nagnanakaw sila sa gobyerno, kung sila'y taga-gobyerno, kung gusto nila na bigyan ng higit sa kanilang kayang kitain ang kanilang mga anak. Pero ano ang ipinapamana nila? Kahihiyan. Insecurity, dahil baka ka mabisto. Ang ibinibigay mo ay galit ng iba. At kung makalusot man sa tao, hindi makakalusot sa Diyos. Kaya ang sabi, sumpa ang naghihintay sa lahat ng members ng isang household na wicked yung kanyang leader. Kaya dapat matuwa ang mga anak o ang mga magulang nila, very honest, very straight sa buhay, kahit na hindi masyadong maraming pera, hindi maraming sobra, pero straight at maayos, godly, you know that God's favor is upon you. Kasi kahit marami tayong kitain, kung napaka pangit ng kalagayan natin sa harap ng Diyos, eh ang dali-daling bawiin nyo ng Diyos. Isang pagkakasakit mo lang, kulang pa, may utang ka pa. Kahit marami kang nadilihensya sa maling paraan. Pero kung gusto kang pagpalain ng Diyos, kahit maliit lamang iyong kinikita, nakita nyo yung 2 isda at 5 pirasong tinapay, na parami, maraming napakain, dahil pinagpala ng Diyos. So yung konti nating kabuhayan, na pagkakasya, sumasobra pa kung pinagpapala ka ng Diyos. Pero kung hindi, kahit ang dami mong pera, kulang at kulang pa rin. At kumisan kahit ang damit, hindi naman kulang, pero ang kulang naman yung kaligayahan mo. Nagtataka ka, nabibili mong gusto mong bilhin, nagagawa mo gusto mong gawin, napupuntahan mo gusto mong puntahan, pero mayroong kulang sa iyong puso. May kulang pa rin. Because unless the Lord blesses what you do, it will never give you what you are looking for. So the best thing is to be righteous. Proverbs 20 verse 7, the righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. Nakita niyo ang pinakamagandang pamana sa ating mga anak? Yung isang buhay na malinis, isang buhay na matuwid. Sapagkat ang pagpapala nakakarating hanggang doon sa mga susunod pa na mga generation. It's a great blessing to be with a righteous person. Especially if that righteous person is in your family, in your company, in your neighborhood, in your church. Yun ang kailangan natin sa ating bansa eh. Many righteous people. Alam nyo kung anong many sa ating country? Many religious people. Pero righteous ba? That is what we need as a nation. Righteousness. Not religion. Tayo na ang pinaka-religyosong bansa sa bundagdig. Pero anong bunga ng relihiyon? Puro mga balat kayo, pakitang tao, pero hindi mo makita sa gawa. Kaya tayo naliligid ng corruption, naliligid tayo ng hirap, ng pagdurusa, because people are not righteous. Kaya nang dapat nating balikan. If we are only surrounded by righteous people,
this country will be much, much better. But you know, we also have ourselves to blame. Kung hindi man tayo ang gumagawa ng kasalanan at karumihan, eh pinapayagan naman natin kasi. So, sangkot din tayo dyan. Kasali din tayo kung bakit maraming unrighteousness. But remember, it's a great blessing to be righteous and to be surrounded by righteous people. What is another blessing of being with the righteous? Having a powerful helper in prayer. An advocate, a petitioner. Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but, church read, He hears the prayer of the righteous. Sino po ang makapangyarihang tao sa mundo? Yung bang ang lalaki ng mga muscle? May kapangyarihan din yon. Yung maraming barel, meron din kapangyarihan yon. Pero ang tunay na makapangyarihang tao sa mundo, yung matuwid. Bakit? Pag nananalangin siya, dinidinig siya ng Diyos. At pag dinidinig ka ng Diyos, ang laking kapangyarihan yon. So mabuti yung buhay na mapayapa, tahimik, malinis. Malayo daw ang Diyos sa mga masasama. Kaya huwag na huwag tayo kahit kailan na kung minsan ay natetempt mainggit sa gumagawa ng mali. Mabuti pa yung mga kasamahan ko, nagnakaw, sila ay ngayon ay maraming pera. Mabuti pa yung mga classmates ko nung araw, gumawa sila ng hindi maganda ngayon. Pag nakikita kami sa reunion, silang may magagandang kotse, ako wala. Hindi kinakainggitan kahit kailan ang gumawa ng masama. Dahil sabi ng Bible, the Lord is far from the wicked. Maybe material things can come near to them because yun nga ang pandaya sa kanila ni Satanas. Pero kahit may material things ka, kung hindi mo naman yun na-enjoy sa kalooban ng iyong puso, meron kang guilt at ikay natatakot, may humahanap sa'yo, may nagahabol sa'yo, o kung talagang naman hit ka na sa lahat ng iyon, ay baliwala na sa'yo at natutunan mo nang matuwa ka sa mga mali, pero haharap ka pa rin sa Diyos at kawawa ka pa rin sa wakas. Hindi natin dapat kakainggitan kahit kailan yung, uy, nag-cheat, pumasa tuloy sa test. Nang agaw sa mga mana ng kapatid, eto tuloy, mas marami siyang naipamanas sa kanyang mga anak. Yung mga pamangkin niya, walang-wala. Yung mga nandaya sa negosyo, dinaya ang kanyang kapartner, dinaya ang mga kliyente, nagkapera, nang 1, 2, 3, tumakbo, nag-abroad, natakbuhan na lahat ang dinaya, sa palagay niyo ba dapat kaingitan yon? No, because the Lord is far from the wicked. But He hears the prayer of the righteous. Ang isang tao, pag nagpapakabuti siya at ang buhay niya ay mabuti, ang totoo noon, nagpapalakas siya ng talagang supernatural strength because he is on God's side. Akala ng mga iba, pagka nasiyahan na sila sa mga panandalian nilang kailangan, immediate needs, immediate pleasures, eh blessed na sila. Pero laging malaki ang bayad ng mga bagay na yon. What is another blessing of being with the righteous? It is having a standard. Meron tayong sukatan. Meron tayong guro, may konsyensya, may tinig. Meron tayong pamantayan kung tayo naliligaw o hindi, naliliko ba tayo o hindi, tayo ba'y tama o mali. Kaya pati si Moses, nung matagal siyang kasama ng Diyos at kausap, pati ang mukha niya nagliwanag. At nung pumanaog siya sa kanyang camp from the mountain, natakot ang mga tao dahil nagliliwanag ang mukha niya. Exodus 34 verse 30. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant. And they were afraid to come near him. Alam nyo, pag nagliliwanag ang isang tao, natatakot yung mga hindi nagliliwanag dahil ibig nila sabihin, malapit yata ito sa Diyos, may ibang nangyayari sa kanya. At tayo man, mga kapatid, pag maliwanag ang buhay natin, malapit tayo sa Diyos, matuwid ang ating mga pamamaraan, yung mga hindi ganong katuwid, yung hindi ganong kaliwanag, ilag sa atin. Ilag. Yung mga naglalasingan, pagkakaharap mo, hindi mo na lumalagok. Kumisa nga yung makakasalubong mo, pasuray-suray na lasing, tumutuwid ang lakad dahil alam niyong matinukan tao. Diba? Pero kung alam niya ikaw isang babaeng babastusin, lalo siya nagiging lasing, bigla kang yayakapin. Yung mga naninigarilyo lang eh. Bigla mo lang makita ang naninigarilyo at humarap sa pastor eh, kung pwedeng lunukin yung buong sigarilyo niya. Ayaw ipakita. Kasi yung tao na kinoconsider natin na matuwid o siguro mas matuwid kesa sa atin, naiilang tayo sa ganong presensya. At mabuti yon kasi naaalala natin na meron tayo dapat ma-achieve sa buhay na ba't ba tayo naiilang? Ano bang kulang sa atin? Di dapat pagsikapan natin maging tuwid din. Dahil pare-pareho lang naman lahat ng taong pinapatawad lang ng Diyos. At pare-pareho lang lahat ng tao na tumitindig lang dahil pinagpapala ng Diyos. So maganda na merong standard. Pero kung ang kasama mo mas masama pa kesa sa'yo,
nagmumukha tuloy na pati mga kasamaan mo, kabutihan na rin. So you begin to have an artificial sense of feeling good, of being contented. But it's good to be rattled, to be shaken, to know na tinimbang ka, ngunit kulang. Kaya pagka ikaw ay may kasamang taong matuwid, nabe-bless ka dahil, uy, bakit siya? Ay, kaya tuloy, pagkakakain kayo, nakasubo ka na ng tatlo, magpe-pray pa pala siya. Hindi mo malulun-lulun, ano, ang bulalo, pray ka rin. Kasi may kasama kang nagpapaalala sa iyo kung ano ba ang tama na gawin. So, imbes na layuan natin, iwasan natin yung mga mas matutuwid para lang tayo maging at ease, sikapin nating hanapin sila, sumama tayo, kahit hindi tayo lubos na at ease. Dahil pag tayo'y naging napalapit na ng napalapit sa level ng kanilang mga katuwiran at kabanalan, magiging at ease na rin tayo. It's good to be reminded. So, natakot sila Aaron kay Moses dahil lumiliwanag ang kanyang itsura. Ano pa po ang blessing na may kasama mga righteous? Being grounded. Being corrected. Isa sa mga pinakamagagandang blessing yung merong nagtutuwid sa atin. Ituwid mo ang isang taong matuwid. Yung matuwid-tuwid siya, konti lang ang liko. Ituwid mo yung matuwid, tuwang-tuwa yon, nagpapasalamat sa'yo. Ituwid mo yung liko at nagagalit sa'yo. Ituwid mo ang matalino, thank you po ang sasabihin. Ituwid mo yung talagang hindi matalino, magagalit sa'yo. Ia-attack ka, ikikriticize ka. Kaya alam nyo, madaling malaman kung matalino ang isang tao eh. Pag siya'y pinupuna, itinutuwid, nagpapasalamat. Kumusta po kayo? Kumusta ang ating katalinuhan? Pag ba sinabi sa'yo ng asawang, ang tabang naman ang sinigang, di ikaw magsigang! Anong tawag doon? Hindi matalino. Kasi matalino, ah, thank you for reminding me, hayaan mo, dadagdagan natin ng patis next time. Pag sinabing, alam mo, medyo magulo yata ang buhok mo, ay, thank you ha. Sige, magsusuklay ako sa bandero. Hindi yung, eh, ikaw ang buhok mo, mas magulo pa. Alam mo, hindi matalino yung taong yon. Tanungin yung katabi nyo kung matalino siya. Nagagalit ka ba pag pinupuna? Be corrected. A righteous person rebukes a brother or a sister whenever needed. That's why it is a great blessing if there's a righteous person around. Kung ang lagi nating kasama, oo ng oo, sang-ayon ng sang-ayon, payag ng payag, kahit mali na ang ginagawa natin, hindi blessing yon, sumpa yon. Kasi hindi tayo na itutuwid. 2 Timothy 4:2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So ang bilin ni Paul kay Timothy, rebuke people if needed. It is our duty. Isa pong malaking kayamanan kung may nagtutuwid sa atin. Marami mga tao, nalilihis sila ng landas. Lalo't sobra na silang mayaman, makapangyarihan o sikat. Alam niyo kung bakit sila biglang nagsa-self-destruct? Because nobody corrects them anymore. And they do not accept rebuke and correction anymore. Then they begin to self-destruct. Kaya mahalaga rin yung may mga old friends ka bago ka naging superstar, bago ka naging president o governor, bago ka naging kung ano, may mga old friends ka that you maintain your friendship who can tell you, alam mo yung ginawa mo na yan, isang malaking kabaliwan. And yet, hindi siya nangingimi, kaya niyang sabihin, at pwede kang makinig. It's a precious, precious wealth to have people who can rebuke us. Another blessing of being with the righteous is being on the safe side. When you are on the side of the righteous, you are safe. Ito pong binabanggit ko na si Moses, ang gulo-gulo ng mga taong nililid niya. Wala naman siyang gusto kundi ikabubuti ng mga tao. Lagi nilang nagre-reklamo ang mga tao at hindi sila nauubusan ng mga leader-leader na nagtatanim ng discontentment sa puso ng mga tao at laging gusto ay mag-rebellion. Finally, may nangyari sa mga taong rebellious na ito. Ang pangalan ng leader nila si Korah. At sa number 16, 19 to 35, basahin natin. When Korah had gathered all his followers in opposition to them at the entrance of the tent of meeting, the glory of the Lord appeared to the entire assembly. The Lord said to Moses and Aaron, "Separate yourselves from this assembly so I can put an end to them at once." But Moses and Aaron fell face down and cried out, "O God, God of the spirits of all mankind, will you be angry with the entire assembly with only one man sins?"
Then the Lord said to Moses, "Say to the assembly, 'Move away from the tents of Korah, Dathan and Abiram.'" Moses got up and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. He warned the assembly, "Move back from the tents of these wicked men. Do not touch anything belonging to them, or you will be swept away because of all their sins." So they moved away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Dathan and Abiram had come out and were standing with their wives, children, and little ones at the entrances to their tents. Then Moses said, "This is how you will know that the Lord has sent me to do all these things and that it was not my idea. If these men die a natural death and experience only what usually happens to men, then the Lord has not sent me. But if the Lord brings about something totally new, and that earth opens its mouth and swallows them with everything that belongs to them, and they go down alive into the grave, then you will know that these men have treated the Lord with contempt." As soon as he finished saying all this, the ground under them split apart, and the earth opened its mouth and swallowed them with their households and all Korah's men and all their possessions. They went down alive into the grave with everything they owned. The earth closed over them and they perished and were gone from the community. At their cries, all the Israelites around them fled, shouting, "The earth is going to swallow us too." And fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering the incense. You see this great lesson. Merong leaderan, nagtatayo ng rebellion against Moses. May mga sumusunod naman at may dalawang sumunod sa kanyang minor leaders. Anong sabi ng Panginoon? Ihiwalay ang mga yan at nang matapos na ang usapin na ito. At sabi ni Moses, "Huwag kayong lalapit sa kanilang kampo." At yung buong kampo nila, naglabasan sa kanilang tent, itong mga leader, pati mga asawa, mga mumunting anak, lahat ng kanilang mga alagang mga hayop, ang kanyang mga ari-arian, ang lahat ng mga tagasunod, anong ginawa? Bumuka ang lupa at nilulun silang lahat ng buhay at sumarang muli. Alam nyo, nakarinig ako ng mga kwento ng mga gerilya nung araw na naglilibing sila ng buhay ng mga makapili. Inililibing nila sa pampang ng ilog yung mga makapili buhay. Yun daw eh, natabunan mo na, gumagalaw pa yung lupa dahil sumisikap silang huminga, gumagalaw pa sila dahil mga buhay. Tapos unti-unting humihina yung galaw ng lupa hanggang wala na. At walang duda na ganun din ang nangyari dito sa istorya na ito. Nilulo ng lupa ang mga tao, buhay, kasama ang mga anak, mga katulong, lahat ng ari-arian, sapagkat kung ikaw nasa panig ng masama, nadadamay ka. Hindi ba ngayon din eh ganun? Subukan mong napakasama ng ugali ng iyong magulang at marami kang mamama ng kaaway. Kung yung magulang mo mahilig makipag-away sa kanya mga hipag, mga kapitbahay, ikaw din kaaway ka ng mga anak ng mga kaaway niya. Hindi na matapos-tapos, generation to generation. Subukan mo na palaaway ang tatay mo pag nalalasing, hinahamon ng babag pati tren. Siguradong ikaw ay masusugat ang kaaawat, pati ikaw mamaya mapapaaway ka na rin. Talagang nagkakadamay-damay pag nando ka sa panig ng masama. Kaya yung mga iba, nagpunta lang sa bahay ng isang kaibigan, nag-raid biglado ng mga may kapangyarihan, meron palang drug and pot session nangyayari doon, nadamay siya kahit nangihirap lang siyang notebook. Kasi nando siya sa maling lugar, kasama siya ng mga paparusahan, kaya do not be on the side of the wicked. Huwag kayong nakikikampi, nakikibarkada, sumasama dahil maraming nadadamay. And of course, another blessing of being with the righteous is receiving light and salt, receiving life and flavor in life. Dahil siya'y pinagpala, alam niyo po yung osmosis, the movement of liquid from a place of higher concentration to a place of lower concentration. Lagi nang gagano, kaya yung napkin, ilagay mo sa basa, nababasa yung napkin. Kasi low concentration ang wetness doon, lilipat sa kanya. Pero ganun din ang kabutihan, lumilipat din niya. Pag lagi kang kasama ng matuwid, lumilipat din sa iyo ang kabutihan niya. Pero pag lagi kang kasama ng mga liko at masasama, lumilipat din sa iyo ang kasamaan niya. Pati mga punto, pati accent, lumilipat lahat yan. Kaya kailangan maingat tayo kung kanino nakikisalamuha. Nakita natin
Sinabi nga ng Panginoon sa Matthew 5:13-14 that His people are the light and salt of the earth. So kung ang laging kasama mo, light, di may light, nakikita mo yung dapat mong iwasan, hindi ka nahuhulog, hindi ka natatapilok. Pero kung kasama mo, darkness, pagdapa niya, kasama ka. Pagkakasama mo yung salt, alam niyo po ang gamit ng salt, pag may nabubulok, nilalagyan ng salt, so natitigil ang pagkabulok. O kaya walang lasa, nilalagyan ng salt, nagkakalasa. So kung ang buhay mo halos mabulok-bulok ka na, ang kasama mo, salt of the earth, anak ng Diyos, matuwid na tao, nahahawahan ka ng kanyang kabutihan, nasasabihan ka ng mga magagandang salita, mamaya tumitigil lang yung pagkabulok. At kung walang kalasa-lasa ang buhay mo, walang kakwenta-kwenta, ang kasalamuha mo, mga anak ng Diyos, mga matutuwid, pinagpapala ng Diyos, through them, ikaw din nabibless, nagkakaroon ka rin ng gana sa buhay, nagkakaroon ka ng tapang, nagkakaroon ka ng lakas ng loob. It is good to be surrounded by godly people. Ano po ang tinutumbok ng usapan natin mula pa kanina? Sino ba ang hinahabol ng tao? Naghahabol ng artista? Naghahabol ng mga manganganta? Naghahabol ng mga mayayaman? Naghahabol ng mga magaganda, mga sexy, mga gwapo? Yan ang hinahabol ng mundo. Nakita nyo, nagkakandara pa ang mga tao, nagkakantapak-tapak na sa lahat sa paghabol sa artista. May nakita na ba kayong mga tao naghahabol sa mga banal? Wala. Diba? Sino yan? Uy, may dalang Bible. Naku, lumayo-layo na tayo dito. Baka tayo mapagalitan yan. No? Nagkakagulo ang mga tao sa pagpunta sa mga kung ano-anong walang kwentang concert. Mabuti nga, natutuwa ako dito, pinipilahan ang salita ng Diyos. No? Pumipila ang mga tao para manalangin, para mag-worship. Pero hindi laging ganyan. Kadalasan ang pinipilahan yung mga walang kwenta, mga horror movies, magbabayad ka para matakot. Magbabayad ka, pinipilahan, nakita nyo yung mga sasakyan na ipaghahampasan ang katawan mo sa lahat ng dako, nagkahaluhalo ng mga sipon mo, suka mo't lahat-lahat. Nagbayad ka, ha? Para mangyari sa yon sa mga kung ano-anong mga sasakyan pag kami mga holiday. Nagbayad ka ng kaya mahal-mahal, pagbaba mo, nado ka pa rin. Wala ka namang narating. Pero pinipilahan. Pero sabihin mo, halika, mag-usap tayo tungkol sa Diyos. Naku, kukunti ang may gana dyan. Pero ang dapat nating hanapin, mga kapatid, dapat makahanap tayo ng mga taong matuwid. Kumisan hindi sila sikat, madalas nga hindi eh. Yung makahanap ka ng taong pag bumubuka ang kanyang bibig, maka-Diyos, tama ang sinasabi, itinutuwid ka kung kailangan ka ituwid, hindi laging kumakampi sa'yo, hindi ka kinukonsinti sa mali. Makahanap ka ng tao na may karunungan, payapa ang buhay, hindi nandadaya, hindi nagsisinungaling, hindi gumagawa ng masama. Pag nakakita kayo noon, yun ang habulin nyo. Yun ang ating ibigin na makasama, makadaupang palad, makasalamuha, kasi ang pagpapala ng Diyos ay nandun at hindi mahirap tumalon patungo sa atin. But people always look for the rich, the famous, the powerful. Bakit maraming mga magulang pinipilit pag-aralin sa mga mahal na school ang kanilang mga anak para maibarkada sa mga anak mayaman din? Para maisama dun at maisabay, sabi para may pagdating ng araw, magaganda mga connection mo. Marami bang mga magulang na nag-iisip, alin kayang paaralan ng pinaka-godly ang turo? Yung matuturoan ng anak ko ng godliness, ng tunay na karakter, at doon ko siya i-enroll. Meron bang ganun mga magulang na naghahanap ng ganyang bagay? Kaya marami mga naliligaw. Sa kagustuhan natin kumisa mag-social climb, pinipilit nating abutin ang hindi natin kayang abutin. Pinipilit nating bumarkada sa hindi naman dapat nating binabarkada. Kaya kumisa naliligaw tayo ng landas. Sa pag-glorify na lang sa mga artista, sa mga sikat, sa mga athletes. Well, these things are not evil by themselves. Pero mamimili naman tayo ng hahangaan. Mamimili tayo ng titingnan, ng susundan, at ng gagayahin. Wise people will strive to be near and to be with and to be on the side of the righteous. Yun ang mga tunay na wise. Kaya hindi lagi kang naa-attract doon sa pinaka-attractive. Kumisan parang gamu-gamu kang lumalapit lang sa apoy, nasusunog ka lang pag masyado ka nang napadikit. 1 Peter 3:12, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil." So it is important to look for righteous people. Kayo po ba, masasabi nyo, na meron kayong kaibigan, meron kayong taong malapit sa inyo, na masasabi niyong matuwid.
At siya ang gusto nating lapitan, kausapin, maka-impluensya sa atin. Yan ang napakahalaga. Pag yung mga anak natin may kasakasamang mga eskwela sa bahay, ka-eskwela nila, o may pupuntahan sila mga kaibigan, ano bang gustong-gusto natin ang mga sikat, ang mga magulang, ang mga kaibigan ng ating mga anak? O sinasabi natin, ano bang magulang niyan? Maka-Diyos ba sila? Righteous ba? Without being self-righteous, we can search for people who are righteous. Because through them, the Lord can work in us. Sikapin natin, mga kapatid, na meron tayong righteous people in our circle of friends, in our social circle. And honor them. At tayo man, sikapin din natin, for the sake of those who are with us, we should strive to be righteous. Mga ama, for the sake of your children, for them to be blessed by the Lord even after you have gone, be righteous. Yun ang magandang pamana sa mga anak, a life of righteousness. Mga magulang, ganun ba tayo sa ating mga anak? And of course, the best is to strive to go near the righteous one. Kung gusto nating lumapit doon sa righteous people, lalo na sa the righteous one, the Lord Himself. Proverbs 21:12, the righteous one takes note of the house of the wicked and brings the wicked to ruin. Ano po mga wickedness ang ginagawa natin na actually ginagawa natin for the sake of our loved ones? Tigilan natin yan because the Word of God tells us very clearly that that is not the way to do good to our loved ones. Doing bad to do good to our loved ones is not the way. That God's way, done for our loved ones, is the way that will last. Meron po ba tayong mga pandaraya na ginagawa para lang mas maging secure? Kalimutan natin ang mga bagay na ito. Security is in righteousness. Meron ba tayong a part of our lives that are unrighteous? It's time to really think about them. Bakit po dapat natin binabalikan ito? Kasi pwede tayong malibang. Nagpupunta tayo sa church, nagsiserve tayo, nagdo-donate tayo, marami tayong ginagawa, pero possible na meron pa rin tayong iniingatan ng mga unrighteous acts, unrighteous habits and attitudes in our lives. And the Lord likes them uprooted so that we can be righteous like Him. Kasi po, any act of unrighteousness, barayan para dumaan ng blessing patungo sa ating buhay. Kaya ayaw ng Panginoon na nandyan yan. Tayo ba blessing to our household, to our companies, to our workplace, to our community, to our church, to our nation? Lalong-lalo sa ating bayan, hanap-hanap tayo ng righteousness everywhere, pero tayo ba righteous? Pag mahuhuli ka ba ng pulis sa takot mo ng maabalay, maglalagay ka na rin, tapos gusto mo righteousness? Gusto mo naman mag-shortcut ng mga pamamaraan, maglalagay ka na lang, di tinotolerate natin ang lahat ng mga unrighteous acts sa mga tao. We become part of the party to blame. Tapos anong ginagawa natin sa ating mga anak? Sa kagustuhan natin sila kumisa na mag-excel, baka naman sinisira na natin ang kanilang karakter, sa sobrang natin kapupush. O kaya sa gusto nating excellence nila, pinalaban na lang natin sa lahat ng tao, gumagawa na tayo ng paraan, lagi para na lang siya manalo. Wala tuloy siyang karakter. Ang gusto lang niya, lagi manalo. Winning is not the point, but it is in being righteous because the righteous are blessed. Not the winners are automatically blessed, but the righteous. Are we so obsessed with winning or with being righteous? Pag mamimili tayo, righteousness o winning, nasa na tayo? At kung meron tayong tao na gusto nating makasalamuha, makasama, makausap ng dalawang oras, sinong gusto niyong makausap? Isang very, very righteous person o si Tom Cruise? Hindi ko naman sinasabing hindi siya righteous, malay ko ba? Diba? Pero immediately ba, yung star, yung sikat? Ganun ba? Are we going to think like the rest of the world thinks? Bakit pa sinabi na, we are the children of light, we are the salt of the earth, we are God's children? Mahalaga maiba ang ating mga pananaw. Pahalagahan ang dapat pahalagahan. At talikuran yung dapat talikuran. Kung meron po kayong righteous person in your circle of friends, in your family, it's a great blessing. Sikapin nyo rin maging blessing sa kanya. At kung tayo naman, gawin nating blessing tayo sa ating circle of friends. Kung pupunta kayo sa family reunion, pupunta kayo sa mga lamay, sa mga kasalan, sabi nyo, Lord, give me a mission today. Make me a blessing.
Hindi yung pupunta ka sa class reunion nyo, ang iniisip mo, ah, yung pinakamagandang kotse ang dapat kong dala para humanga aking mga classmate, pinakamalaki dapat ang hikaw ko, pinakamakintabang belt ko, di ba? Pinakamalaki dapat ang pulseras ko. So ang gusto mo, magka-inferiority complex sa mga dati mong classmate, gusto mo ma-impress sila. Ano yon? Di ba wickedness yun? Pagpupunta ka pa nga dapat sa mga reunion, dapat ka mag-dress down, magpakasimple, dahil marami sa mga tao, hindi siguro nakarating sa narating mo, hindi nagkaroon ng naparating, nakakaroon ka. So anong gusto mo, maingit pa sila, mahiya, ma-inferior, o gusto mo silang tulungan, gusto mo silang palakasin ang loob? Napakahalaga. There's nothing wrong about dressing up if you want to glorify the Lord through beauty and you want to feel good, but there's also a wicked way of dressing up when you just want others to be inferior to you, when you want to make yourself a star. Kaya kumisang kahit sa mga Kristiyano, nandun pa yun. Kaya sabi ko, kailangan lagi nating sikapin na siyasatin ang sarili natin for any pockets of unrighteousness. Because kumisang gusto mo halimbawa na mag-special number ang anak mo sa church para ba maglingkod o para masabing, wow, siya ang nag-special number. The Lord is our judge. We can deceive people, but never God. And it is important to be righteous on the outside and on the inside. Heavenly Father, we pray that the words that we have shared today will be powerful in our lives. Maging paalala sa amin, Panginoon, kung meron kami mga dapat talikuran ng mga kasamaan, mga kasinungalingan, lalo't nakasanayan na namin at wala nang hapdi pagka ito'y ginagawa namin. Turuan mong manumbalik ang aming puso sa inyo to be sensitive to sin, to cherish righteousness, and to cherish people who are righteous. Nawa, Panginoon, huwag kami ang maging dahilan para matisod yung mga matuwid, kundi makatulong kami sa kanila na lalo silang mapalapit sa iyo. At kami man, Panginoon, makita mong lumalapit sa iyo, nagiging matuwid ang aming buhay, nagiging blessing kami sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming church, sa aming bansa. Siyasatin mo kami, Panginoon, ngayon. Ano ang attitude namin sa mga makadiyos na tao? Umiiwas ba kami? Naiilang ba kami? Kami ba'y asiwa pag sila'y nandyan? O hinahangad naming makausap, makadaupang palad, makatrabaho yung mga taong malapit sa iyong kalooban? Ituro mo po sa amin, Panginoon, ang higit lalong mataas na pamamaraan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam man namin o hindi, kung kami ay may mga kasamang mga matuwid na pagpapala rin kami. Ang dalangin namin, nawa, dahil din sa aming mga katuwiran sa iyong pananaw, mapagpala rin ang ibang mga kasama namin. Turn us into blessings instead of curses to people. Kung meron sa amin, Panginoon, na nagiging dahilan para may matisod pa, magkasala, kami na nga itong Kristiyano, kami pa nagyayaya sa kasalanan, kami pa nag-encourage, patawarin niyo po, Panginoon, at maituwid ang aming buhay. At nawa, yung inyo pong righteousness makita sa amin. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali. Hindi lang relihiyon, righteousness ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Kalinisan ng puso, disiplinadong isip, na nag-uumpisa pa lang yung maruming pag-iisip ay tinatanggihan na, pinapaalis na, hindi na pinapahaba pa. Righteousness that is important to God, which may not be visible to people, but is very visible to God. Humingi tayo ng paglilinis, humingi tayo ng pagsisiyasat. Pagpasalamat natin ang mga matuwid na taong ginagamit ng Panginoon tayo pagpalain, at ialay natin ang ating sarili na maging pagpapala rin sa iba sa pamamagitan ng ating katuwiran. Be alone with the Lord for a while. Let the Spirit of the Lord minister to each one.